sa infrastruktura o paggawain dito sa ating bayan. Sa unang buwan pa lamang na aking panunungkulan, ay agad nating ipinaumpisahan ang pagpapagawa ng mga farm to market at barangay roads. Sa barangay Kapihan, sa barangay San Roque, barangay Pako, barangay Dagat-Dagatan, barangay Maginaw, barangay Pasong Bangkal, barangay Pasong Kalyos, barangay Pasong Inchik, barangay Pulo, at barangay Sampalok. Isinagawa rin ang total renovation nitong San Rafael Sports and Civic Center, kung saan mas lalo itong naging maaliwalas at naging mas komportable. Natapos na rin ang ating municipal canteen na isa sa pinakamaganda sa ating lalawigan at ang ating municipal stockroom. Ongoing naman sa kasalukuyan ang construction ng garbage transfer station sa ating Material Recovery Facility o MRF sa Barangay Coral na Bato. Ang lahat ng ito ay sa tulong din ng ating masipag na Municipal Engineer Boy De Castro. Palakpakan po natin si Engineer. Tinutukan ko ng gusto ang sektor ng peace and order. Dahil kung inyong matatandaan, sinira ng aking mga kalaban sa politika ang aking imahe. Kaya't ngayon na ako na ang inyong punong bayan, pagkakataong ko na ito upang patunayan na mali ang mga paratang nila sa akin. Nagkaroon tayo ng mga police community seminar upang matuto ang mga opisyal ng mga barangay at ating mga kababayan kung paano ang tamang aksyon at proseso kung sakaling mayroong mga banta sa katahimikan at seguridad sa mga barangay. Pinakinggan natin ang hinaing ng kapulisan. Atin silang binigyan ng isang high-end na computer at isang laptop para sa maayos na paggawa ng database ng mga insidente sa ating bayan. At ito ay galing din sa bulsa ng inyong lingkod. Atin ding ipinaayos ang mga patrol cars. Atin binigyan ng pabuya ang mga kapulisan sa tuwing sila ay makakahuli ng mga kriminal, lalo na kung may kinalaman sa ipinagbabawal na droga. Itinaas din natin ang moral ng ating kapulisan. Kaya't habang nagtatalumpati ako ngayon sa inyong harapan, 12 pusar na ang naipakulong na inyong lingkod. At hindi na rin mabilang ang user na aking ipinarehab at binigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay sa loob lamang ng 100 ng aking paglilingkod. Mayroon pang nagtangka na suhulan ang ating mga kapulisan ng halagang 500,000 piso. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Kung ang mga kapulisan naman natin ang babalikan ng mga pusher na ito, muli kong ipinapaalala sa ating mga kapulisan, nasagot ko ang inyong abogado, hindi ako papayag na kayo ay agrabyado. Akin din pong ibinabalita na tinanghal ang San Rafael Police Station bilang Best Police Station noong buwan ng Agosto sa buong lalawigan ng Bulacan. Panorin po natin ito.
Ako po si Police Superintendent Reginald A. Francisco, ang Chief of Police ng San Rafael Municipal Police Station. Ako po ay nag-assume ng aking panunungkulan bilang hepe po ng kapulisan ng bayang ito, halos kaalinsabay ng pag-upurin ng ating halal na mahal na mayor, Honorable Mayor Cipriano Goto Bulago Jr. At sa mahigit 100 araw din po ng aking panunungkulan na nag-umpisa noong June 27 ng taong kasalukuyan, sa isang simpleng pag-uulat, mayroon na po tayong na-arestong 15 katao na involved po sa pagbebenta ng illegal na droga. Lahat po yan ay nasampahan na ng kaukulang kaso at ang karamihan po dyan ay naikumit na po sa Bulacan Provincial Jail. Bilang suporta pa rin po ng ating mahal na mayor sa kampanya laban sa illegal na droga, nakapag-parehab po tayo ng 5 magbuhat po ng mag-umpisa ang panunungkulan ng ating minamahal na mayor. Ang ating pong mahal na punong bayan ay nagbibigay po ng reward sa halagang 10,000 piso sa bawat po na accomplishment, operational accomplishment po pagdating sa anti-illegal drugs campaign. At bukod po dyan, siya po ay sumusuporta rin po sa pagtataguyod po ng pagre-reforma sa pamamagitan po ng rehabilitation po sa mga drug dependent na ng kanyang nasasakupan. At sa kampanya po natin laban po sa mga wanted persons, ang tanggapan po namin ay magpapamula ng June 27 ng taong kasalukuyan ay nakatanggap po ng 39 warrant of arrest magmula po sa iba't ibang korte. Sa 39 na warrant of arrest po na naisilbi ng aming tanggapan, 26 po dyan ang aming naaresto. At sa pagpapatupad naman po ng kampanya laban sa loose firearms, 2 po ang nahuli natin dyan. At ang isa po ay pumasok pa po sa paglabag sa COMELEC gun ban. Sa anti-illegal drugs, sa anti-illegal gambling naman po, may 3 na po tayong nahuli na nagbubukis po ng weteng po. And administrative accomplishment likewise, we have sent and a team for a training of a water search and rescue, which is also supported by our beloved mayor, Mayor Violago. And sa kasalukuyan, patuloy po ang ating kampanya sa lahat po ng uri ng kriminalidad, kasama po ang suporta po ng ating minamahal na punong bayan, Mayor Cipriano Goto Bulago. Maraming pong salamat. Muli, palakpakan po natin ang ating mga kapulisan sa pamumuno ni Colonel Reginald Francisco. Nagkaroon din tayo ng fireworks safety training program sa tulong ng Dragon Fireworks sa pangunguna na magkapatid na Joven at Jackson Ong. Nagkaroon din tayo ng mga fire and safety drills sa mga establishmento sa ating bayan. Binigyan din tayo ng pasasalamat ng bayan ng San Ildefonso at San Miguel dahil ang Bureau of Fire Protection San Rafael ay isa sa mga sumaklolo sa ating mga karatig bayan noong panahon ng kalamidad. Salamat sa mabilis na aksyon ng ating mga bumbero sa pangunguna ni Inspector Francisco de Jesus. Palakpakan po natin.
agrikultura, naging tanyag ang ating bayan pagdating sa sektor na ito. Dalawang beses tayong naparangalan at kinilala ng pamahalaang nasyonal dahil sa masipag nating kawani sa Department of Agriculture sa pangunguna ni Ma'am Emmy Trinidad. Palakpakan po natin si Ma'am Emmy. Ngayon, mas lalo pa nating pinayabong ang mga programa sa agrikultura dahil alam natin na ang pagsasaka ay isa sa kinabubuhay ng karamihan sa ating mga kababayan. Sa loob ng 100 araw, nakapagpamahagi tayo ng mahigit 800 certified seeds sa ating mga magsasaka. At higit sa lahat, hindi na po ito buy one, take one. Di tulad ng nakaraang administrasyon. Nakapagpamahagi rin tayo ng mahigit 7,500 packs ng vegetable seeds. 1,300 sachet ng rodenticide at halos 500 bag ng organic fertilizer. Nagbigay din tayo ng 35 sets ng gill nets o lambat para sa mga kababayan nating mangingisda dito sa metro poblasyon. Nakapagbakuna rin tayo ng mahigit 500 aso sa ating bayan upang mabawasan ang kaso ng rabies. Sa pagpapatatag ng ekonomiya, isinagawa natin ang executive and legislative agenda na naglalayong magkaroon ng konkretong plano para sa susunod nating 3 taon ng ating panunungkulan. Kasama ko rito ang mga miyembro ng ating sanggunian bayan sa panghuna ng pader ng bayan, Vice Mayor Edison Veneracion, kasama ang mga pinuno ng mga tanggapan ng ating pamahalaang bayan. Tiwala ako na magiging sandalan ito ng ating mas matatag pang ekonomiya. Salamat sa ating bagong talagang Municipal Planning and Development Coordinator, Engineer Manny San Roque at DILG Ma'am Mirna Reyes. Nagkaroon tayo ng isang job fair sa ating bahay pamahalaan para sa mga kababayan nating nagnanais na magkaroon ng trabaho dito o kahit sa labas man ng bansa. Sa tulong din ito ng Public Employment and Service Office sa pangunguna ng ating PESO Officer Rico Santos. Palakpakan po natin si Rico. Nais ko rin ibalita sa inyong lahat na sa loob lamang ng 100 araw ng aking panunungkulan,